magsimula sa ating vlog. Tayo po muna ay magsha-shout out sa mga legit na YouTube channels na sinusubaybayan ko din. So, kung kayo man po ay nagsusubscribe, like, and comment sa aking channel, yan. Isa rin po kayo sa aking isa-shout out sa next kong video. So, huwag niyo pong kalimutan, like, share, comment, and subscribe, mga ka-idol. Kaya po, shout out na tayo dyan. Welcome back mga ka-idol. So, kamusta kayo? Ngayon, napanibagong vlog na naman tayo ngayon. At bago ang lahat, kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, like, i-share, and i-subscribe mo na ito. And i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko pa. So, ang vlog ko ngayon, guys, patungkol kay Ivana Alawi. So, may mga videos tayo na mapapanood kung saan ang content po niya ay As Ivana Alawi. So, mga ka-idol, excited na ako malaman kung ano pa yung mga iba pa patungkol kay Ivana Alawi. So, let's watch this. Finally guys, this is it. Lahat talaga ng tanong nyo, sasagutin ko ng totoo. Promise. Yep. Yes, mga ka-idol. So, ayun na nga. Ready na si Ivana. So, ito na ang kanyang question number one. Kung babalik ka sa nakaraan, anong pangyayari ang gusto mong baguhin at bakit? Nakakabalik ako sa dati. Sa dating si Maria G o kung sino man ang gusto kong balikan. Wala talaga akong babaguhin. Unang-una kasi. Hindi ako magiging ganitong... 'di ba? Ganitong makulit, masayahin, yung ganitong Ivana, 'di ba? Siguro ano ako noon, boring. So, ayun na po mga ka-idol, natin ingatin si Ivana na ayaw na niyang bumalik sa kanyang nakaraan at baguhin pa kung ano yung ugali meron siya ngayon. So, mga ka-idol, kung ikaw ang tatanungin ko, gusto mo pa bang bumalik sa iyong nakaraan at ano ang iyong babaguhin? Ako naman, pinipo ayoko na. Kasi ito na yung ako at makikita ko na may pagbabago na rin sa akin. So, ayun na nga. Past is past na. Kung ano yung future at kung ano na yung tinatahak natin ngayon, gawin na natin ng tama. So, ayun na nga. Ito na question number 2. Kung hindi ka vlogger or artist ngayon, ano ka? Siguro, ano, housewife ako na may maraming anak. Mga ka-idol. Doon ako natawa sa sinabi niya na gusto niyang maraming anak. Bakit kaya? So, sa tingin ko, sa panahon niya yon, mas maganda na yung dalawa or tatlo kasi sobrang hirap na mas wala ka pa mapakain. Pero siyempre, sa panahon niya, malaki na yung kita. So, gusto niya ng malaking pamilya siguro. So, mga ka-idol, kung gusto mo rin ng malaking pamilya, alam ko masaya yon pero... Hinay-hinay lang kasi ang hirap ng buhay ngayon. Hirap mag-work, lalo kapag wala kang maayos sa trabaho. So, yun lang tip ko mga ka-idol. Hinay-hinay lang. What's the best thing you've done for your family? Para sa akin, yung best thing na nagawa ko para sa kanila is mahalin sila. So, sobrang sweet naman ni Ivana. So, tama naman yun na mahalin yung pamilya natin. Kasi syempre mga ka-idol, kung wala yung pamilya natin, wala rin tayo dito. Siya yung nagbibigay. O sila yung nagbibigay sa atin. Magandang buhay, lalo na pagdating sa pagkain. Sila yung nagpupursigi. Nagtatrabaho, kumbaga. Nagbibigay ng magandang edukasyon. So mga ka-idol, mahalin natin ang ating mga magulang. Tama yung sinabi ni Ivana na yun yung pinaka-importante sa kanya. Yung pagmamahal sa magulang. Anong brand ng sabon mo? Eto, totoo ah. Hindi ako gumagamit ng mamahalin na sabon. Yung sabon ko talaga is yung pambatang sabon. Yung
baby soap talaga. Yan mga ka-idol. So, napaka-ano naman, napaka-simple naman ni Van. Kung ako naman yung tatanungin, kahit huwag na siyang magsabon, maganda pa rin naman siya. Ayun na nga, napaka, ano niya, hindi siya yung tipo ng babae na maarte. Kasi iba ay social. So, nakita naman natin na ang gamit lang niya sabon ay yung pang-baby. So, kaya pala siya ay baby paste. Hi, Ivana. Curious lang po ako. How many tattoos do you have and what's the meaning of those tattoos? So, meron ako isang tattoo lang sa katawan ko at yun ang nasa back ko. So, yan siya. Ang pinagawa ko is butterfly. Naka-adol. So, yung butterfly yung tattoo ni Ivana. So, na-amaze din ako doon kasi sobrang ganda. Napaka, kung titingnan natin, simple lang siya. At yung message ng tattoo, parang patungkol na rin sa kanyang buhay. Yun nga. Ang alam ko kasi broken-hearted siya noong mga panahon na yon. So, kaya siya nagpatato. Isa yon sa way niya para makamove on. I think so lang, mga ka-idol. Gamer ka ba? Gamer ako dati, oo. Ang mga kasama ko is mga pinsan kong lalaki, kuya ko. So, lagi kami nasa computer shop. So, ayan. Hindi natin alam. Hindi ko pala alam gamer para si Ivana. Ngayon ko lang din siya nalaman na mahilig din pala siya maglaro ng mga online games like Dota, etc. So, masarap din naman sa isang artista na nakakapaglibang dahil alam mo naman yan, si Ivana ay napaka-busy. Pero before, siguro wala pa siya mga projects na gagawa niya yon at nakakahalubilo niya yung kanya mga pinsan. So, nandun yung pagkaka-gamer niya talaga. So ako, hindi ako mahilig maglaro ng online games like Dota. Hindi ko siya natutunan laruin kasi nga, para sa akin, once natutunan mo yan, hahanap-hanapin mo yan. So ayoko naman ng ganon. So stay lang tayo sa pag-aaral before lang. Aaral at saka mga ka-idol. Ano mas importante sa iyo, career, family, or love life? Siyempre, wala akong pakialam sa love life. Wala din akong pakialam ngayon sa career. Ang importante sa akin is yung family. I love them. We love you. Yes, mga ka-idol. So, ayun na nga. Sino ba yung mas mahalaga sa buhay niya? Career, love life, or yung family? So, tama yung sinabi ni Ivana na family yung kanyang uunahin at yun yung pinaka-priority niya sa lahat. So, ganun naman talaga. Kasi pamilya yung masasandalan mo ng unang once na ikaw ay wala pera, ganyan, bigay ng magulang, syempre. At ito pa, once na broken-hearted ka, saan ka ba lalapit ka, idol? Syempre, sa magulang. Kaya, pahalagahan natin mga ka-idol yung mga magulang natin na nandyan pa. Mahalin natin sila, ibigay yung the best na pagmamahal bilang isang anak. Yun yung maigaganti natin mga ka-idol. So yun na, bibigyan ko kayo ng mga tips para syempre, ito na yung way na bigay naman natin sa kanila yung pagmamahal. Na dati, inaarugan nila tayo. Ngayon naman, tayo yung magbibigay. O mas higit pa yung pagbibigay natin sa kanila yung pagmamahal, ika nga. Mga ka-idol, yan, take note. Hello? Is it me? Is it me? You're looking fine! What is Ivana's similarity to Ligaya, whom your character is in your upcoming teleserye? Sobrang excited ako sa Ligaya kasi sobrang ganda ng character. Ano siya, very simple girl living in a province life na, alam mo, yung nangingisda, kung ano-ano. So yun mga ka-idol, meron ng panibagong teleserye si Ivana, ang Ligaya. So mga ka-idol, kung isa ka man sa iniidolo si Ivana Alawi, huwag na huwag mong kalimutan siyang suportahan. So, excited na rin ako dun sa Ligaya kung ano man siya. Sabi nga niya, maganda yung story. So, panoodin natin at subaybayan ang ating idolong si Ivana Alawi. Don't forget na manood ka ng Ligaya. Tanong to, magkano ang sweldo mo sa YouTube? Oh my God! Wow! Ganun ba kalaki?
So, hindi ako magbibigay ng specific na amount. Kasi may mga videos na lumalabas. So, pwede kang kumita ng 5 to 6 digits per video. Hindi totoo, guys. May lumabas kasi na parang video na parang, ay, si Ivana kumita siya ng 1 million pesos dahil sa 5 million views niya. Hindi totoo yun. Yan, mga ka-idol, ang pinakahihintay natin. Magkano nga ba ang sweldo ni Ivana Alawi bilang isang vlogger? So, lingid naman sa ating kaalaman na siya yung laging trending sa views. Nakaroon ng million views kada upload niya ng video. So, estimated na 6 digits kanyang sweldo. Wow, baka naman Ivana, share mo naman dyan. So, deserving naman niya talaga na makakuha ng ganyong amount. Kasi nga, syempre, para sa akin, pinapanood ko din yung vlogs niya. At ako naman ay nai-inspire din. Natutuwa kasi, syempre, once na wala kang magawa sa buhay, naiinip ka. So, once na makikita ko at napapanood si Ivana, kasama yan si Mona, kumbaga, kakaroon ng boom! Magiging masaya yung buhay mo, ika nga. So, hindi man sa laging nagpa-prank. So, meron din naman napupulot na aral din naman patungkol dun sa mga vlogs niya. So, keep it up, Ivana, and congratulations sa iyong vlogs na yan. And sa mga idolo si Ivana, please subscribe. Subscribe nyo siya kasi malapit na rin siya makakuha ng 10,000 subscribers. So yan mga ka-idol, tulungan natin si Ivana ng mga 10,000 subscribers yan. Ang kinikita ko lang is 6 digits. Okay, yung last nating question is, nagparetoke ka po ba dati? Answer for me nga. No, ganyan talaga, natural po. So yan mga ka-idol, magparetoke man o hindi si Ivana, super ganda pa rin niya syempre. So, tingin ko naman talaga hindi siya nagparetoke kasi kitang-kita mo naman kung nagparetoke yung isang babae. Talagang, syempre, mahahalata yun talaga. So, yan mga ka-idol, kung na-inspire kayo sa videong ito at matuwa naman kayo at kung meron kayong mga nalaman patungkol kay Ivana Alawi, so please subscribe, like, and share ang video na to at huwag pong kalimutan na mag-comment kung ano man yung gusto nyo pang i-vlog ko sa susunod na video. So mga ka-idol, maraming salamat sa inyong suporta. Malapit na po tayo mag 1K, so tulungan nyo rin po ako sa aking vlog na to. So yan, magsama-sama po tayo sa susunod. So mga ka-idol, thank you very much and God bless. Stay healthy!